Super firm. Brush muna ako ito yung babuti. Ayan, ito ang maganda. Takpan natin yung micelle. Ayan. O, diba? Ang ganda po, no? Maganda, naku. Diba naman, hindi magiging masarap buwisit na yan. Ay po, napuputol. Medyo. Medyo brittle siya ng konti. Kasi napakayang pa eh. Nakita niyo naman po ito, pag lumaki, di ba, mahiganti. Ito po yung mga size na first class. Talagang binibigay ng nature sa akin yung mga first class eh. Kasi first class ang dating ko. Di ba? Kaya naku na po yan. Ah, ganda. Ay, naku yan po. Nakakita po ako nakabuti yung tawa ko eh, parang motor na nag-uumpisa. Ito po yung pinakapaborito ko, hindi maganyan no? Kaya parang archaeologist, diba? Kasi tagalan natin, inisin natin mabuti, iba ko kasi marami po yung buhangin, kasi pag pinisil ko yung buhangin, babaon sa cape, tapos ibabaw. Naku. Talaga naman. Nakawala problema ko pag ganda na kito. Imagine po, di ba? Lagi ko po inuulit po sa inyo. Sa sobrang ganda ng disiplina nila dito. Ayan, resulta. May mga nakukuwang masasarap. Napagkain mula sa inang kaligasan. Malaki itong gubat na ito. Tintry ko lang naman pong pumunta dito ngayon. Kasama ko po mga taga relaxing po inland. Gusto po kasi nila uminom, sabi ko sa bahay na lang. Samahin mo nyo muna ako nawa ng kabut. Bilang mga nagkamot ng ulo. Hindi sila makapagreklamo kasi hindi sila marunong magluto eh. Nabuso ko, no? Nabuso din naman ako. Hindi, bigayan lang po kami. Yan. Dala ko lang po plastic sa brush. Ako po magdala ng basket ngayon eh. Dahil pansasawag lang naman po natin sa chop suey. Ito po yung maganda. Oh, tigas. Firm. Ito po yung masarap sa chop suey. Nahihirap ko kani. Nakaharang kasi yung sanga. Parang haba. Dali. Ayaw akong biglain. Ayun, ang ganda ng tangkay. Ang laki. Ayun. Pa natin. Para yung may silyo may maprotekta. Kailangan diinan. Yan may slug. Test po natin ang maayos. Siguro yung kapitbahay ng Felix Mother ko. Kilala naman po ang pagmumukha ko. Titingin sa bintana yun. Sino yun? Ah, okay. Andyan na naman yung patay gutom. Lahat na lang hinaharapan. Lahat na masisiksik still. Okay. Sabi po po eh, kahit ilang peraso lang pansol sa chop suey. Ang ganda. Ang ganda po ng tubo na maso. Ito po yung pag nasa gitna ng gubat, mas mahaba po yung tangkay. Dali. Ay, matang. Yun, naputol. Okay lang, tapang kayo may sibling. Yun, ganda. Pag sobrang lalim, hirap po talaga kukutin. Ganda po. Ayan. Sana maganda. Mahugot ko ng maayos.
Yun. Ganda po, linis. Ay, may uod yung tangkay. May uod na kaya. Dito okay na to. Yun, firm. Dako, para may uod. Daming uod, sayang. Ano, dami pong uod eh. Ayan po, sana firm, sana firm. Talaga din handa ang pag-inunin. Firm, firm, firm. Ayan. Ayan po natin. Ako, naku, malambot po yung ano. Ay, hindi malambot. Ayan po. Oh, hindi ko na po kukuhanin. Ayan ko na po ito sa squirrel. Sayang. Ayan po. Malambot po itong ano, itong kayo. Ganda po, no? Ayan, malambot po. Oh. Ayan ko na po sa mga squirrels. Tingnan natin itong isa. Ay, malambot din. Hindi ko na po kuhanin. Sayang. Ayan, ito. Firm. Ganda. Ang ganda na katawan na taba. Ay, ano po. Hindi po muna ako magsasalita kasi may mga taong itataan. Baka isipin nila eh. Pang malaman to. Eh, may uod. Nakon ba yun? May uod pa. Mm-hmm. Ito, sayang. Ito, wala na. Ayan. Firm to sa itsura pa lang. Ito. Nakon, laki na katawan. Ito yung gustong kuhanin. Ay, naka. Yan. Ito yung gustong kuhanin. Ang laki ng katawan. Grabe po, ano. Sa bahay ko nalilisan. Kung may uund ako. Huwag naman sana. Sana ano lang. Yung lube dry lang. Sana walang uod kasi wala po akong nakikita pang mark na dinaanan ng uod. Ay, mayroon. Sayang naman. Naku po, linisin sa gubat lagi sa bahay na lang. Baka umulan eh. Ito, mahamog-hamog na. Ayan. Ito tayo sa gubat. Penny ban. Gubat na may cycling path. Hindi po muna ako masyado magsasalita. Kasi hinatitingin po mga tao eh. Baka malaman nila ano yung kinukuha ko. Ayan po, napaganda oh. Tumubo po sa ilalim ng isang ganda. Yun.
promising. Sobrang good timing po tayo. Hindi lang pala isa, dalawa pala. Ito, hindi ko na maaparan. Pwede ko pong muna ito isa. Makulang kamot eh. Pampa. Ito pong hill po na ito. Lagi ko po itong kinukuhanan. Mami, pakikita ko ito sa inyo. Eh, hindi ko po pakikita dahil may mga ibang finish na nanonood. Baka malaman nila yung lugar. Wala na tayo ng ano, ng kabuhay. Yan. Dami na mo, kabali. Baka muna yung ulo ko ng hood. Ito po nang tayo. Ito mo. Yan, film. Yan, ganda-ganda. Ang laki ng katawan. Hindi po wala akong pagsasalita. Kasi baka malaman po. Ayan po, dalawa, ang ganda. Ayan dapat, pag quick visit, dapat purpose. O, di ba? Sabay ko lang po dininisin. Kasi may mga neighborhood po ditong mga nakatingin. Pero dito po sa gubat, so may silip-silip. Siguro ngayon lang sila nakita ng, alam nyo na, malakas ang dating. O nakakatakot tingnan. O natatakot sila. Paano mga nagsasarado ng pinto sa mga bintana eh? Huli ninisin ng maayos. Tanda. Pag nakakita po talaga ang kabuti. Ano? Kung pwede lang kuhanin ko lahat ng kabuti eh. Napakamahal po kaya nito. Tatagal po ito ng ilang taon sa pag-dry. Yan ang ganda. Di ba? Ito po yung ano. Pwede ba na yelo ang ilalim? Wala lang ng ilang araw eh. Imagine, mga 2-3 days lang tayo din nakapunta rito. Ganyan po talaga kabuti. Kasi ang kabuti po, nabubuhay po yan sa moisture. 80 to 90% po yan consists of water. Diba? Isip po natin mabuti para pagdating sa bahay eh. Ayan po yung isa. Napakaganda, di ba? Mga... Ito po yung gusto ko, yung mga medyo nagtatago, yung medyo mga pakipot, mga conservative. Ako naman po, ano, conservative talaga ako, pero hindi ako pakipot. Diba? Ganda. Ito po naman, tawag po dito, pine tree, peniban. Medyo dark po siya. Medyo soft yung katawan niya, pero wala naman po ang nakikita ng ano, hint ng worm. Ay, yun, wala naman. Siguro sa pag-ulan lang to, sa pag-try ng weather. At dito naman, merong magandang orange birch bullet. Napakayang. Iba, ayaw pong kuhanin to. Ako gustong gusto ko rin po lasa nito.
Baka kasi ano eh, ayaw nila yung humahawa sa kamay. Ganda po ng weather kanina, plus 30, ngayon po plus 27, pero wala pong yung mainit na singaw, yung humid. Kanina konti lang po yung humidity, yung slug. Ayan, ano po to, pine tree, pennybud. Ganda, medyo nadadry siya pero hindi siya old. Ay, old na. So yan, pero pwede pa siya eh. Kasi alam ko po dahil dito sa trunk niya. Marami po idadry ngayon. Subukan natin tanggalin tong cape. Oo, tong cape tanggalin natin. Kunin ko na lang itong trunk, sayang eh, di ba? Ay, pwede pa. Limang subo ng kanin din to. Yan, ganda, very young orange birch bullet. Napakaganda, wala tong uod, saka fresh na fresh ang amoy. Aha, sabi ko walang uod, yun ano lang, nag-umbisa pa lang pumunta yung mga uod. Ganda po no, ayan po mga kabayan, napakaganda. Ay, masarap anihin eh. Kailangan igilid po muna kasi minsan pag inangat po nagagasgas yung trunk. Pag ganito po mataba po yung tangkay sa ilalim. Okay ah. Ganda. Ganda. Sayang naman yun. Pero pag-aaiwa. Ano mo tiga? Napakaganda. Malinis pala tinapay po. No? Ayan. Mukhang dry siya. Yung trunk. Ah, dry din. Hindi ko nakukunin. Pag ganyan po malambot, huwag na po. Pero matigas yung trunk, kukunin ko. Orange birch bullet. Yun firm. Ayan. Ayan na kita tayo. Ano ba? Ayun, firm, ang ganda. Kasi na po, medyo kumal. Ito malinis. Ang paborito po talagang tubuan ng pennybud sa ilalim po ng pine tree. One down, laki. Ayan po mga kabayan, napakaganda. Firm. Baba po talaga nakaligaya ako sa mas simpleng bagay po. Kaya nakita nyo naman po, di ba? Hindi po ako mahilig sa mga sosyalan ako. Nahihirapan lang ako huminga. Nahihirapan lang yung magandang ngiti ko. Hindi ako sayang sa mga ganun.
Ganda nito. Napakalinis. Ang ganda. Yan po mga kababayan. Siya na po, hindi ko mapapokus. Nasa ilalim po kasi ng puno eh. Yung firm. Ganda. Close up ko po yan. Ang ganda po. Ito po yung gusto kong i-pick up. Punggok siya. Pero mataba. Ano po yung uod? Ano ba yan? Huwag naman sa ano, magbit siya. Kaduluduluan. Ayun, ang ganda lang. Ano doon pala? Ayun. Okay, sama. Ganda. Yan. Yang orange birch bullet. Sa halos katabi lang. Parood. Ayan. White variety na peliban. Ayun, firm. Ganda. Taba na panggay. Ang ganda. May mga lamok. At sa pandang kalisado, walang lamok. Siyempre yung mga lamok tatago sa gubato. Firm to firm. Grabe mga lamok. Lalaki. Lagi po muna ako ng mosquito repellent. Ganda. Ito po mga kabay, nakita po akong malaki doon sandali. Ito po muna kaya niya natin. Ay, dako. Firm po ito sigurado. Yun. Ganda. Close up ko po sa inyo. Yan. Laki na tangkay. Walang uod sana. Wala. Sa gilid. Ito ko. Meron, meron. Ano ba yan? Ito yan. Linisin ko na mabuti para sa bahay. Konti lang yung linisin ko. Yan po islag o. Oh. Bagi pong papating islag. Ang ganda. Ay, soft. Sayang, soft yung malaki. Hindi ko nakukahan yun. Ito sa bubo. Ayan po yung malaki. Laki, no? Ay, yun ako. Malang sayang, soft. Ayan. Ayan, at tagong tago. Ito yung maganda pag nakatago sa forest. Mahaba tanggay. Yun po. Ganda, no? Napakaganda. Pakikita ko po sa inyo gano'ng karami sa harap po. Isa, dalawa, tatlo, apat, dun sa dulo doon, lima. Yan,
Kahit yung ibabaw parang kinainan ng slugs, matigas po yan. Di ba? Importante naman kasi, ay! Naku! Dry lang, hindi uod. Dry lang siya, kasi sobrang init kahapon. Yan, napaganda. Ang laki ng tangkay. Ang laki ng tangkay. Kaya hindi ko alam. Naku, ito problema eh. Uod agad oh. Hindi na nga nga bayo. Equestria yan. Ay, hindi sa uod. Nag-dry lang po kahapon kasi. Oh, sorry. Yan. Ayan po. Ang lalaki. Isang buntan to. Tatlo na to. Ang dali. Ang dali. Ay, grabe. Grabe. Pipis na pipis na dyan. Hirap bunutin. Ayun. Kahit all na ito is lalego mo sa basket to. Parang ito po yung pinaka-tropic ko. Ang ganda. Ang lalaki. Ganda. Yan. May nakita po kanina ng slice. Giant. Ay, may dami slice dito ng mushroom. Mukhang bago lang. Oo nga. May nangyawa na dito. Ano kayong bagong? Okay lang. Ito. Ayan. Yun. Pag gantong mga nasa gubat eh. Mahaba ang tangkay. May slugs. Slug. Isa lang pala. Talay na. Super white yung tangkay yan. Man down. Ayan. Hindi napapansin. Mas ma... Mas siya matalangang gamit ako lahat. Gamit ko ang aking 7 senses. O diba dapat 6 senses lang? Kasi yung 7 senses yung ESP. Extra sensory perception. Ay, ganun ako. Ang ganda. Ganda dito. Napakaganda. Wow. Firm. Nakabuti no. Nagandong kalalaki. Talaga kinikilig ako. Kasi ito lang po ha. Naku, hirap po kasi explain eh. Iba po kasi yung, syempre kung hindi nyo lang po gusto mag, eh, may uuod, sayang. Hindi nyo lang po ha. Kayo mahilig pumunta sa mga kagubatan. Huwag naman sana mabot sa kagitnaan. Ano ka na yun. Hindi nyo ma-appreciate ito. Pero ito, nakaka-relax po. Napakaganda ng view. Safe. Wala po ditong ahas-ahas. Napaka-rare po. Saka, pag nakagat, lalagnatin lang po. Pero pa may allergy sa kamandag yun. Delikado. Ayan. Siguro yung nakuha malapit lang sa bahay niya. Baka gagawin lang soup o risotto. Mahilig po din sila sa risotto. Ito manda. Hili sila sa risotto eh. Pag ng penny ban. Matry nga minsan ng risotto. Magdadry po ako ngayon. Ng kabuti. Siyempre hindi naman po advisable na kumain po araw-araw ng kabuti. Dahil sabi ni Doktor eh, sa Healing Galing na nag-guest po sa channel pa ba talaga? Kailangan ko po talagang ulit-ulitin kasi sa mga nanonood po na mapatanggal po talaga ito ng mga bad bacteria sa loob natin. Pero pag araw-araw kayo kumain ito, pati yung good bacteria matatanggal. Saka huwag po kayong manguha pag hindi nyo alam, hindi kayo sigurado kahit alam po ninyo nakakain. Kapag may second thought o nagdadalong isip po kayo, huwag po kayong kukuha. Ayan. Ayan. Meron po dito. Ito sa gubat, may daanan din po dito mga nag-jogging. Anaya ako po muna yung mag-asama na magdaan ba sabihin. At man na, mumukhang ko itong patay, gutom na unguin na ito. Ayun, firm. Ganda. Parang dry. Ay, hindi, ganda. Ganda. Bright yellow. Tapos natin may psyllium. Ganda.
may uod. Itong pinakailalim na kung laki ng uod. Yan dito na yun. Okay na. Ayan po mga kabayan, meron po ditong dalawa. Kunin ko po muna itong nagtatago. Ayun o. O diba? Lagi ko na maapak. Hindi ko napansin yun. Dito po ako sa hill. Tabi ng ano. Tabi ng expressway. Lahat ano. Lahat na lang. Ito. Maluktot. Bumaluktot oh. Ayun oh. Bumaluktot po oh. Dali. Ako rin baluktot na baluktot na. Hindi na ako maki. Sa lalim nito. Yun. Ang ganda. Ang ganda. Abon ako yung bago. Para hindi ma-expose yung may silyo. Ito yung linisin ko po. Maganda po eh. Ako sayang. Kailangan ito malinis na malinis. Kasi nasa ilalim ng mulch, forest mulch. Yung mga nabubulok na dahon, sanga. Medyo malambot siya. Yan. Ganda. Ito, ibabaon ko. Kasi mag-create din po yan ng ano. Mycelium. Yan. Ganda. Paglilinis nga lang dito ang challenging. Pero dadahan-dahan ko. Eh, parang may uod ako nga. Binahandahan ko pa, may uod pala. Ano ba ito? Ay, hindi dry. Bagay, da-dry ko naman po ito eh. Okay lang. Sa bahay. Mamaya matadry na po yan. Linisin ko mabuti kasi ayoko na masyadong maraming itong ganda sa ilalim mo. Bright yellow. Ayan. Maganda po natin itong malaki firm. Dali. Medyo adjust ko lang po yung camera. Ayan. In-adjust ko rin po yung pagtayo ko. Dahil baka mamaya bigla nila akong tumumba rito. Dahil pipis na yung tiyan ko. Ayan. Ganda. Okay din po ito sa pagdadry. Hindi po magandang dinadry kapag may uod. Alam po ninyo. Kuya, kahit may uod, dry mo. Mamamatay naman. Hindi po. Ang baho po. Ano nga matay po yung uod sa dehydrator? Nako, hindi po. Pag natin hindi po magandang tingnan. Maganda. Diba? Okay na po muna sa ngayon. Okay na po itong nakuha ko. Papahinga po muna ako dahil tapos ko na magtrabaho at eto humaharbat na naman ako ng kamit. At magdidilim-dilim na. Mag-alas 9 na po ng gabi. Worm.
ayan, naghahabol na ako ng hinang ako. Pipis na itong tiyan ko. Ganda po dito. Ito ka na kayo po ito ng reindeer ito. Ganda po ano. Yung yang po dito ito, niluluto rin po. Hindi ko lang po alam pangalan po niyan eh. Sa mga nagpo-forage po ng mga wild vegetables at edible something. Ganda. Perfect shape. Orange birch bullet. Yang. Ito naman po isang klase ng birch bullet na hindi naman po siya masyadong orange. Pakita ko po sa inyo yung difference. Ito po yung orange. Oo, diba? Pero ano po yan, nasa isang pamilya rin. Meron isa na gusto pumuti at isa walang pag-asang pumuti, kumbaga sa pamilya. Desperadong pumuti at hindi, joke lang. Ano po ano? Ayan, kuha na po tayo ng mushroom. May nakita po tayo dito, orange birch bullet. Maganda. Ah, quite firm. Quite hard to pull this one. Ang haba ng ano, ng trunk. Ang haba ng trunk nito. Oh, sorry. Pakita po sa mga kaibigan ko. Tama, Ate Mayo, kakinawa mo. Ganda. Really long. Yeah, this is different. Oh, diba? Social, English speaking. Oh, yan, ganda po, diba? Ganda dito na ano. Iba brush ko po muna. Nagalagal na po yung... Dahil nasa gilid po ko ng ditch. Baka mahulog na naman ko tulad ng last time pagpunta dito. Yan. Ayan, ito po isang uri ng birch bullet. Ay, ayan po isa doon. Na maganda. Maganda yung tubo dito. No? Ay, haba ng ano, trunk. Pag nandito sa gilid talaga ng mga moss. Ayan o. No? Grabe yung taba po. No? Ganda. Best na natin. Ah, maganda, malinis. Satisfying po, no? Si Ate May masaya-masaya po kasi nakuha niya po yung pinakamagandang pick po namin ngayon. Peniwala. Ito po ano, birch bullet. Ganda. Ito, white yang. Ang ganda. Iyon na yun init. Ang ganda po dito ng mga ano, birch bullet. Tsaka yung mga trunk nila. Mas healthy. Ayan, ganda. Pine tree, pwede ba? Ganda po. Ay, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pag second season po talaga, mas maganda. Tabunan ko lang itong ano. Mycelium. Para ano po, hindi ma-expose sa araw. Mag-create pa ng moisture at tumubo. Ganyan po. Liling basta kuha ng kuha at wala ng pakialam sa kinukuhanan. Ito na ko po siyempre sa mga finish, sa mga nagturo po sa akin, sa kapatid ko po. Ang ganda. Ito itong may roots. Pwede ko pa ibang dito. Mag-create ang mycelium. Kasi ang ganda na itong mga soil natin eh. Ito po yung pinaka-paborito ko pong i-forage o i-pick sa forest. Itong pine tree. Piniban kasi para pong archaeologist. Minsan po nakabaang puto sa lupa. Makikita nyo lang po yung ibabaw. Kahit malaki na.
ganda, di ba? Cute po, no? Punggok. Ayan. O, di ba? Hindi po yung penny ban. Kaya, pagpupunta po sa forest, ingat-ingat din po. Ang ganda po, ano? Hindi ko po alam kung ano ito. Ang laki. Ganda po ng mga kabuti po talaga sa Finland. Ayan po. Ito. Ang laki ng katawan. Grabe. Ay, uud. Ito ang gagawin ko po talaga ngayon. Mas i-enjoy ko po yung pagbabalat sa mga nagre-request po. Kuya, medyo tagalan mo na yung paglininis. Maganda yung malinis na malinis. Ito na po. Ako, wala. Mga marami rin akong maidadry ngayon. Ayan. Ganda. Excuse me. Ayan, hindi na po masyadong napapansin. Dalawa po. Ayun. Tinumanan natin itong medyo maliit. Parang ano ba yun? Ganda po, ano? Mas maganda po talaga, mas nipisan ko po yung pagbabalat. Bakit po? Kasi mas nag-spread po yung mycelium. Kasi ito po mga tinapyasan kunat po na yan. Kahit na napakaliit ang gumalat sa lupa at pag umulan, recreate po yan ng mycelium. At kapag naging moist ang ground. Ayan, meron pong dalawa. Puro niyo, ang ganda. Second season po ito eh. Ano pong muna na? Ay, takto pala. Sa... Ay! Sayang, naputol ko yung ano. Ganda pa naman. Ito merong maliit. Baby. Ay, bana ko na. Sayang. Lalaki pa yun. Dadami pa yun. Sobrang liit eh. Ito, 100% po itong cape may uod. Pero, pagdating po natin sa bahay, may insect. Laki ng insect. Yan. Sa bahay, makikita po natin yan. Pansin nyo po yung mushroom. Nasa ilalim para ng camera. Ayan po. Tindi ko po, ano? Gusto po yung singaw ng ano, lamig from the stream sa rapid. Ang ganda. Kapag nasa loob po ng gubat, mas mahaba po yung trunk ng ano, orange birch bullet. Kasi dito namemaintain po yung moisture. Ganda na mga mushroom ngayon. Lalo na pag third season. Kaya pag third season, sobrang dami po nung unang kabuti. Ang paborito ko po sa third season, yung ano. May ugo doon. Yung meron. Yung paborito ko po, silk polyp. Ito, tigas eh. Sorry po ah. Parang masayang yung part. Yung part siya yan. Ayan, medyo malaki po itong orange birch bullet na to. Yung mga old yun, oh. Yun, firm pa siya. Ako, haba ng tangkay. Haba. Grabe. Ito. Habaon ko. Ano na po, hindi ko bilang kasi... Malilit po yung hiwa kung gusto kong mag-spread sa ano, sa nature yung ano, mycelium.
Since ito naman po malaki yung pagkakahugot na ugat, pinabalik ko po yung sagubat para mag-create pa rin itong may ceiling. Hindi lang naman po mga siyempre mga tao kumukuha nito, mga squirrels at ibang hayop, kinakayan po ito. Yan. Pauwi na lang ako. Ano ba yan? May grasya po. Yan talaga, ano ba yung ganda? Yung ganda, ganda. Ito po isang uri ng penny ba na ganda. Ano po natin. Ang ganda. Ito po yung white ang ilalim. Nakakuha ito po natin. Pine tree penny ban. Iba po yun. Ito ba magaling? Ay, nakumit. Oo, dyan po natin. Sa gitna. Dali, tapesan ko na rito. Umiuwi. Ito yung madaling uuring eh. Kasar naman oh. Yang na yang eh. Meron pa rin. Ayun oh. Sa gitna natin ito. Kinakalat ko po yung ano, yung mga pinagbalita para mag-create na may ceiling. May isa pa rin ito sa dabis na dito. Ito, diin lang po natin para isa po lang kasi ng mushroom. Huwag na po hindi na diin. Ito po isa. Yan. Tingin sa akin yung ibang taong naglalakad dito. Nakangiti. Nakakonsulta mga buisit na ito. Kasi sila may mga bit-bit po ng mga pagkain sa plastic. Ako may bit-bit na plastic. Para may mauwing pagkain pa rin dyan. Yung isang beses pa nang uwa po ako dito, may matandang babae po. Sabi niya, nakakatuwa naman yung mga tulad mo nang uwa ng kabuti dito. Buti alam mo kung paano mga kabuti. Parang pagtini sa akin, buhay ka pa? Hindi, tinawagan. Sabi niya, sa akin nakakatuwa daw ang panoorin. Nangiti po siya. Siguro sa isip na, naku, yan, matutuwa na natin yung facto na ito, nakatipid na naman din. aba. Nagpapa-impress si Mother Earth sa akin, ha. Yun. Kaya ako pa ginagaya para malaman na confirm. Ito po, pine tree penny ban, wet na wet. Kasi nasa ginta po tayo ng clear forest. Mas gusto ko po dito sa clear forest, kapag umuulan. Kasi, yung kabuti, ano po mas madaling kuhanin. Pero kapag nag-dry naman po ang temperature, ang ganda, no? First class, ayun po. Ang linis sa ilalim. Ano po? Ayun o. Tapos eto, itong maraming ugat, mas malaki po chance dito mag-rain ng may silim, kaya babaong ko po. Hindi ba? Takpan po natin ng mga balat ng puno, mag-create ng moisture, may silim, kasi malinis po dito sa gubat. Pero kung polluted ang gubat, wala kang makikita ang kabuti. Kapag ang gubat ay malinis at hindi polluted, walang pollution, ito po yung nagagawa malinis. At yung pong mga pinagtabasan ko po na yon, mag-create din po yung may silim. Kapag inulan ng inulan, pinupush sa ground. Ah, ganda di ba? Ano ba yan? Nagigiling lang mo. Huwag naman sanang umulan. Napakaganda. Ito madali pong kanin. Kasi clear po yung nasa gilid. Ay, hindi pala madali. Dun. Ito. Yung white variety. Lalambot na ako. Nagpapabuhisan ng lalamig sa guto. Kumain naman ako. Kasi ngayon nagagamit ko yung energy ko. Dahil sa laki ng gubat na ito, maglakad ka ba naman dito ha? Kaya may dala akong laging tubig eh. Alam mo daw na magdala ng makakain mga snack. Yan, yun na po. Yan. Grabe naman dito sa lugar na to. Lahat na lang nandito na. Magaganda ng kabuti. Marami din daw pong matsataka dito, lalo na po pag season. Itong aso nila napaka-sweet. Talagang pag may lumalo yung isa eh, nakasama, chine-check. Nakakatuwa. Yan.
Grabe naman. Napakaganda naman. Ito nakakaingit. Pupunta ulit ako dito next year. Pakabait itong kaibigan ko na to. Puro first class ang mga kabuti dito. Kabuti dito. Nakakita po siya ng machotake. Sana makita rin ako. Yung gagamay hindi ko pinapatay. Kasi kaibigan po yan sa forest. Ang mga gardener. Ganda. Yan. Kanya-kanya na po kami diskarte ngayon. Sabi ko, magtawagan na lang kapag naliligaw. Ako pa talaga nagsabi ng gano'n. Ako lang yung dayo dito. Hindi, malapit lang naman ako sa kalsada. Kaya alam ko saan na kapark. Sasakyan. Ganda. Ganito lang po yung kinukuha ng kaibigan ko. First class. Ayaw niya po yung may makain ng slug. Medyo medyo malalaki. Siyempre ba naman? Hindi ko siya pinanak. Kaya alam na alam niya yung the best. Yan. Dalawa. Bigat na nito itong dalawa. Siguro mga nasa hindi mo pag-exaggerate ah. Kulang-kulang 10 kilos na to. Ang bigat po kasi nung kabuti na to eh. Isang perasa rin na rin. Palagyan na natin 200 grams o 250 grams. Kasi siksik na siksik po talaga eh. Insekto lang dito yung masakit makakagat. Ito malambot. Gagawin ko na 20 kilos. Makukuha ko ba yun? Okay lang kulaniin ang hiligila. Sabi ka na pagbubuhat ang lalim. Ito yung ordinary na penibal. Mas lighter po yung katawan. Ayan. Yung kaibigan ko hindi pa tumatawag. Baka nahiya, baka nasa sasakyan. Ayan. Ganda. Kahit malaki na. Ito po yung pantry pedal kasi mas dark po yung trunk. Yung reindeer na sa likod ko. Ito, firm ka. Malaki. Ayun. Ayun ako. Ito yung perfect. Na firm na malaki. Tigas to ba? Kaya na yung kaibigan ko sandali. Bisa pa ako nakita. Hindi lang.